lo guys, ito na gagawa ako guys ng biko. Ito guys, coconut pa lang to. Coconut with brown sugar. Tignimix ko muna siya bago ko bubuhayin yung atoy. Para yung asukar, tunaw na tunaw guys. Ang ginamit kong coconut dito guys is tatlong can. Tatlong ganito. Tatlong ganyan. So, ano guys. Tapos yung kanin ko guys, ito siya. Nakasalang na rin yung kanin ko. Sinalang ko na yung kanina, so magagawa ko na ngayon. Yan guys, samahan niyo ako guys. Coconut, tatlong can, to. Tapos brown sugar. It depends sa panlasa niyo kung saan yung tamis na gusto niyo. Depende sa paglasa niyo kung gusto niyo ng matamis, nasa sa inyo. Kung gusto niyo ng hindi matamis, it's okay. Pero ang ginawa ko guys sa kanin guys is 4 na cup ng kanin. 4 cups of rice. Glutinous rice. Glutinous rice guys. Ito yung glutinous rice ko guys. Yan. Yung glutinous rice ko. Ito. Tapos yung brown sugar. Apat na cup lang na rice, 4 cups of rice and 3 can of coconut milk. Tapos yung asukal nyo guys, it depends sa panlasa nyo kung ano yung gusto nyong lasa, kung matamis o medyo lang yung tamis o nasa sa inyo guys kung paano nyo ilalagay ang asukal. Depende sa paglasa nyo. So ngayon guys, bubuhayin ko yung gas kasi na-mix ko na yun. Ayan guys, pakukuluan ko siya hanggang sa maglapot siya guys. Papakita ko pa rin sa inyo hanggang sa paglapot niya. Igaganyan ko siya kasi kailangan siyang i-mix. Kaya habang nagpapakain ako guys ng dinner, gumagawa ako ng biko. Easy way to make biko. Philippine food. Easy lang to guys. Madali lang tong gawin. Kasi isasain mo lang yung kanin. Tapos, tiyakin mo lang na yung kanin is lutong-luto para hindi siya matigas. Tapos, mag-ano ka lang guys ng coconut. Saka asukal, palapotin mo lang siya. Kung alam nyo na na okay na, ilalagay nyo na yung kanin dito. Dito nyo na imimix yung kanin guys. Kaya mahirap magmix ng kanin dito guys. Mamaya walang magkakamera sa akin. Kaya gawin ko na lang ng paraan kung paano ko ipapakita sa inyo kung paano ko imix yung rice. Ayan guys, kumukulo na siya. Kumukulo na siya guys. Nakakapagod lang kayang gumawa ng biko guys kasi ganitong style. Palaputin ko siya guys hanggang sa lumapot siya bago ko ilalagay yung kanin. By the way guys, dinagdagan ko siya ng isang can pa guys na coconut milk. Ginawa ko rin siyang 4 na coconut can milk para mas masarap yung biko. Tapos, tamang-tama lang sa panlasa ng tamis. Pinaan natin yung apoy kasi masyado na siyang bulang-bula na siya.
Nakakangalay ng kamay, guys. Kaya lang kailangan tiisan. Kasi kailangan nating i-mix 2 at palaputin. Lalo na mamaya, guys, pag mix ko ng kanin dyan, mas nakakangalay. Kaya antayin natin, guys, na pag mix ng kanin, mas nakakangalay kasi kailangan talagang i-mix siya ng maayos para mas maganda ang bikong kalabasan. Ayan na, guys, ilalagay ko na, guys, yung kanin. Kasi malapot na yung sauce niya. So guys, oh, makita nyo kung gaano kalapot yung sauce niya. Ito siya, oh. Malapot na siya. So, ilalagay ko na yung kanin, guys. Pinatay ko muna yung ano. Madaling maghalo na to, guys. So, ayan na, guys. May ano pa siya. Punong-puno siya. Ang hirap ng haluin ito. Kasi hindi pwede hindi ito haluin, guys. Ay po, man. Haluin ko muna ito, guys, bago ko lalagyan ng apoy ulit. Kasi hindi madaling hamalo dito dahil unang-una maliit yung aking kawali, guys. So, kailangan ko siyang haluin. Kailangan lang siya, guys, i-mix ng maayos para yung sugar niya is masipsip ng maayos. Kasi kung hindi siya, guys, i-mix, hindi pantay yung kanyang lasa. Masakit man sa braso, kailangan pagtiisan kasi gustong kumain ng biko. Naman sa kabila, guys. Nakangalay ng kamay. Oh, pumunta sa ilong ko. Kasi kumakain pa naman ng aking madam. Tapos pat-apoyan ko na lang siya, guys, ng kunting apoy na lang, guys. Hindi madaling gumawa ng biko, guys. Pag ganitong isasahin mo na yung kanin, tapos gagawa ka ng ano, ng coconut, yung parang gagawin mo siyang ano, honey, na malapot na malapot. Hindi madaling gumawa ng biko, pero wala tayong magagawa. Ito yung request ng mga taga-Taiwan. Nagawan ko sila ng biko at marami din sila naibigay sa akin. Kasi gustong-gusto nila, guys, yung gawa kong biko, guys. Kasi nagninegosyo ako nito, guys, dito, guys. Binibenta ko ng 1.5 ang isang medium size na aluminum foil. Pag wala, binibayaran na nila ako, guys, ng 1 real.
nagustuhan nila, namimiss na daw nila yung beef ko, guys. Kaya ito, nag-order sila, guys, sa akin. Yung nasa kabila na nag-order, guys, kaya lang sabi ko, second batch na lang sila. Kasi hindi ko kayang gawin na ano, unang-una mag-isa lang ako dito. Nakaw lang na oras tong ginawa ko. Nakaw oras lang ako, guys, sa mga amo ko para gumawa ng ganito. Talagang madali. Mahirap. Ayan na, guys, yung aking biko. Ngayon, guys, sasalang ko ulit siya sa mainit, guys. Ayan na ang kinalabasan ng biko ko, guys. So, ngayon, paapuyan ko, guys. Tatakpan ko siya nito. Tapos, paapuyan ko siya ng kunting-kunting apoy lang, guys. Para yung magkaroon siya ng sunog sa ilalim lang kunti. Ayan na. Napakasarap ng biko ko. Yan ang gustong-gusto nila, guys. Tapos, hindi ko na guys nilagyan ng design kasi toppings na design sa taa. Kasi wala na akong ano magagawang pang topping sa kanya. Kaya, ganyan na lang siya. So, takpan ko, guys, at paapuyan ko. Ayan, kunting apoy lang, guys, nasa list ng medium. So, antayin natin, guys, hanggang matapos na naman siya. Ayan na, guys, ang aking biko. Tapos na. Already done. Kainan na ng biko. Ayan, guys. Napaka-easy lang gawin yan, guys. Ang kailangan lang dyan is glutinous rice, coconut milk, and brown sugar. So, isaing nyo muna yung rice na normal na parang yung nagsasaing lang kayo. Isaing nyo muna. Tapos, mix nyo yung coconut milk sa brown sugar. Palapotin nyo. Haluin nyo ng haluin lang. Tapos, after that, ilagay nyo. Pag malapot na, ilagay na yung rice sa pinalapot nyong coconut milk. Ayan na ang kinalabasan, guys. Galing-galing naman. Tapos na ang aking biko. Bye-bye! Kainan na!